Hello, hello, hello everyone. Nandito na naman si Princesa Laagan, nakalabas na naman ng bahay. Look at this, guys. I've been living here in my house. 6 years na ako dito, guys. Dito sa aking neighborhood, wala akong nakilala kahit isang tao. Kahit sinong kapitbahay namin, guys, wala akong kakilala. Kung sa Bisaya pa, mingaw kaayo, wala kay kapitbahay. Ang kaibahan, guys, kasi sa Pilipinas, pagising natin, may nagwawalis na, may nagkakape, mga kapitbahay, sisigaw-sigaw, hey! Pandesal, pandesal, oh, kape na tayo, kape. Magkakape na mga kapitbahay, ganon. Tapos yung kapitbahay mo, mga kahit sa kabilang baryo, kilala mo, kilala ka, ganon. Pero dito sa Amerika, iba talaga. Kahit kapitbahay mo next door, hindi mo kilala. Minsan, nag-hi kami, ganun lang, hi, ganun. Pero hindi talaga yung nag-uusap talaga na, oh, anong pangalan mo, ganun-ganun. Hindi, hindi talaga. Parang na-use na ng tao na, ano ba, magkikita yun lang, hi, pero hindi talaga yung mag-uusap ng mga matagal. Hindi talaga yung mag-chichismis. Kakape, siguro mga dito nag-gatherings kami dito, mga kapatid ko, ganun, family, ganun lang. Pero hindi talaga yung ano, hindi talaga, kung may friends ka, ganun, kasama mo sa trabaho, co-worker halimbawa, ganun. Pero hindi talaga yung magstay kayo ng matagal ba, longer, mag-uusap, mag-chismis, ganyan, hindi talaga. Tapos ang sabi ng mga friend ko iba, uy, hanapan mo naman ako ng boyfriend dyan. Pakilala mo naman ako sa mga, ano mo, kaibigan mo, mga puti o itim. Hindi nila alam, dito sa Amerika, guys, pag co-worker mo, hanggang ganun lang, co-worker mo lang siya, nasa trabaho, hi, ganun lang, kilala mo yung pangalan niya, pero hindi talaga yung, mag-uusap kayo ng matagal, mag-chichismisan kayo, hindi. Iba yung Filipino. And iba sa atin mga, pasensya, nagda-drive si Manang. Iba sa atin mga Pilipino. Pagkasama sa trabaho, ayun, may kachismisan ka na. Ano? Friend mo na siya. Dito sa Amerika, iba. Ang friend mo, yung kapatid mo lang, parents mo lang. Hindi ka gaya dyan sa Pilipinas. Lahat, kahit yung friend mo, malayong barangay, friend mo pa rin siya, kachismisan mo pa rin siya. Ganun. Hindi ka gaya dito sa Amerika. Hindi pwede. Ewan ko, basta iba. Pulis sa unahan. Iba, guys, dito sa Amerika. Wow, may pulis sa unahan. Bakit kaya? Parang may accident ba? I don't know. Ano bang nangyari sa akin car? What's wrong? Ayan. Ayayay. Anong nangyayari sa earth? Ay, nagbanggaan sila, tatlong sasakyan. Goodness! This time pa talaga, ano ba yan? Isa pa, guys, sasabihin ko sa inyo, ha? Maghanap ka ng boyfriend dito sa Amerika, hindi mo kilala. No? Hindi mo kilala. Halimbawa, sa akin, ha, nagre-request ang iba, pakilala mo naman ako sa friend mo. Kilala, hanapan mo ako ng boyfriend dyan. Nakakatakot yun, guys, kasi alam nyo, hindi mo kilala yung tao. Ako, hindi ko talaga kilala yung mga coworkers ko. Hindi ko talaga kilala.
So nakakatakot yung magbibigay, magre-recommend ka lang. Kasama mo siguro sa church, pero the same thing, hindi mo pa rin sila kilala. So nakakatakot mag-recommend, o ito, pakilala ko sa iyo, bahala na kayo mag-uusap. Nakakatakot kasi hindi mo sila kilala. At karamihan dito, guys, ha, I'm just telling you right now, I don't know kung ang ibang babae, ha, lagyan natin sa babae na lang, ewan ko sa ibang babae kung i-admit nila yung nakapag-asawa ng mga puti or itim dito sa Amerika. Kasi ang iba kasi, you know, kung sabihin mo ang Pilipino manggagamit minsan, merong Pilipinong nanggagamit minsan, kagaya na, oh, mag-aasawa lang ng puti para makapunta dito, no? Hindi ko sinasabing lahat, ha? Pero maraming talagang ganun ang ginagawa, na mag-aasawa ng puti, itim, para makapunta dito, you know? Yung purpose na gusto lang pumunta dito, halimbawa. So, minsan, ang dami kong na-interview, yung mga kasama kong mga Pilipina, kung ano ang puti o Pilipino, meron namang mga barumbado mga Pilipino, ano, na mga tamad din yung asawa, yung mga lalaki pa tamad, nagre-rely lang sa babae. Pero di, meron dito na pag ang puti or itim kasama mo, tapos wala kang trabaho, ha? Aminin natin yun. Wala kang trabaho, ano na yun sa kanila? Yung parang nagre-rely ka lang sa kanila, parang, oh my gosh, you're so lazy, ganun. You know? Except, meron ding ibang mabait talaga. Merong ibang mabait din talaga sila, na hindi nila sinasabi yung tamad ka. Kasi kita naman nila, ang mga Filipino is hard worker, eh. Hard worker naman yung mga Pilipino. Kaya lang, talagang iba, hindi mo maiwasan. Sasabihin talaga, oh, ang tamad mo. Especially may anak ka, sabihin, tamad mo, hindi ka na nga nagtatrabaho, ganito, ganyan. Gusto talaga nila yung makita ka nilang patay-patay ka sa trabaho para sabihin, oh my gosh, hard worker siya, ganun ba? Ganun sa kanila, may magpaparinig ka agad sa'yo pag wala ka ng trabaho. So, akala ng mga Pilipina, meron kasing ibang hambog dyan. Sorry. Marami din kasing hambog na akala mo, nakapunta, nakaasawa ng Amerikano, nakaasawa ng itim, akala mo sino na sila. Pagdating dito sa Amerika, hoy, pinagpatrabaho kayo, don't tell me. Hindi kayo, ano dito, prinsesa. Hello, hindi kayo prinsesa pagdating sa Amerika. Kailangan nyo magtrabaho. Pakita nyo sa kanila na marunong kayo magtrabaho at mapakain mo sila. Meron pang iba akong na-interview na hindi niya alam yung lalaki is bakla. Ha? Bakla. Oh. Ang lalaki, ginastuhan siya na papunta dito sa Amerika. Pagkatapos, ano sabi ng lalaki? You need to feed me. Bayaran mo lahat ng ginasto ko sa'yo. Oh. Or else, balik ka ng Pilipinas. Yung ganun. Eh, syempre, ikaw may pride ka. Kailangan mong gawin. Or else, balik ka ng Pilipinas, pulubi ka na naman, die. So, huwag kayong hambog. Sorry. Pero, talaga, real talk lang. Ang gusto nila talaga, nakikita kang nagtatrabaho. Hard worker ka. Kasi, aside from na-appreciate nila yun, talagang, ano, gusto nila, nakikita ka nilang nagtatrabaho, may pera ka at the same time. Meron pa akong kilala ko talaga siya dito, Pilipina. May, ang lalaki, may anak dalawa, kasi divorce lang yata nila ng asawa. Ano ba yan? Parang kadi-divorce lang ng mag-asawa. Tapos yung lalaki, may anak na maliliit, dalawa. Siya, nagtatrabaho siya. Tapos ngayon, sinusundo siya ng lalaki. Pag sweldo time na, oh, ang lalaki nakaganon na. Give me your money. We need to pay this. Need to pay that. Ganon na siya. So, guys,
Hindi ibig sabihin nandiyan ka sa Amerika. What happened to my phone? So, hindi ibig sabihin nandiyan ka sa Amerika, guys. Puti yung asawa mo. Ha? Hindi ibig sabihin puti yung asawa mo. Senyorita ka na. Hindi ibig sabihin itim yung asawa mo. Sino ka na? Kasi dito sa Amerika, kailangan magtrabaho ka. Walang katulong dito. Ikaw lahat. So, ganon. Pero pag nakita naman ng lalaki na masipag ka, wala naman siyang masasabi sa'yo. Pero marami talaga akong nakilala. Kawawa sila. Kasi yung babae, Pilipina, alam mo naman, pag naghihintay ka ng papel mo na maging citizen ka, ginagamit ka rin ng lalaki minsan. Nakakatakot kasi, uwi ka ng Pilipinas, hindi ka American citizen, di ba? So, anong gawin mo? You have no choice. Kailangan mo talaga mag-pretend na marami kang pera para yung mga friend mo, parents mo, kapatid mo, hindi ka mamaliitin. Pero to tell you frankly, guys, meron ding mga puti o itim na mababait. Meron din kagaya ko, you know, especially God fearing. Pero ang dami kong narinig talaga, ang dami kong na-met na yung naaapis sila sa itim, sa puti, hindi nila masabi sa inyo. Kasi, nanggagamit din kaya sila dito, shake. Kailangan may trabaho ka rin, papakita mo sa kanila may pera ka, may ano ka. Para hindi ka nila bulyawan. Sandali, lalagay ko lang yung mask ko. Yung ganun ba? So, saan ba yung mask? Maraming ganyan dito sa Amerika. You know? Maraming ganyan. Yung talagang, ewan ko, kawawa din yung iba kasi hindi lumalaban yung Pilipina eh. Pero ako, hindi pwede. Talagang, ay nako, my gosh, hindi ko na masabi. Wag lang talaga sa akin. Wag lang. Ganun. Kasi, depende kasi yun kung ikang Pilipina ka, nagpapaapi ka. Kung di ka nagpapaapi, takot din yan sila. So, ang sa kanila, alam mo ano pa yung sa kanila ha? I work hard for this money, so you don't have the right for this. Ganun yan sila, yung mga asawa na lalaki. Or babae siguro, hindi ko pa na-experience kasi kadami ng friend ko dito, Pilipinang babae. Ganun sila. Ang asawang kumukuha ng sweldo. Ganun. Pero kung sa akin lang, through experience sa ibang mga amiga ko ha, dito sa Amerika. Pag doon sa mga taong naghahanap pa ng puti or itim, na maging asawa dito sa Amerika. Pag in-start kayo ng lalaki na parang na-feel nyo na inaapi kayo, bigyan nyo ng rights ang sarili ninyo kasi dito sa Amerika, law is law. Hindi sila magsasabi, kasi hindi mo pa nako yung papel mo. No, don't be scared, especially babae. Ang babae, pinapanigan nila. Pag hindi ka lang abusive din. Pero, you know, pag na-feel mo na inaapi ka na ng lalaki, lumaban ka. Huwag ka magpa-api, lumaban ka kasi takot din sila sa atin. Kagaya ko, sabihin na, I was thinking Filipina are so nice. Sabi ko, it depends on how you treat me. I'm not abnormal. Ganon. So, if you're gonna treat me like a shit, sorry for the word, if you're gonna treat me like a dog, I'm gonna treat you the same, you know? So, don't tell me I'm so nice na yung bang first time na nagkamet tayo, I'm nice. How about you? Are you still nice? You know? So, if you're gonna treat me nice, I'm gonna treat you nice. So, ganun lang guys. Ha? Mga Pilipina ha, huwag magpa-api sa puti or itim. Huwag magpa-api. You have rights here in America. Hindi ibig sabihin na
immigrant ka lang, wala kang rights. You have rights. Tandaan nyo yan, you have the rights. Wag mong isipin takot ka kasi hindi mo pa nakuha yung papel mo. No. Wag mo lagyan ng rights ang sarili mo pag may papel ka na. No. Kahit wala kang papel ngayon, wag ka magpatreat na para kang katulong. You are not a slave. Okay? Pilipino tayo, kailangan nating lumaban sometimes. Alright, yun lang guys. Ang init ng ulo ko konti. Nasisira ang aking buhok. Thank you very much for watching. Maghanap na naman ako ng ibang topic para sa ating mga Filipina na magaganda, mga mababait. Pag hindi na ape, depende. Ganon. Thank you guys. Bye-bye.